Hi beautiful people! Today is another A Day in My Life vlog at pupunta po tayo sa eskwelahan ko dati. Nandito ako ngayon sa Ningyocho Station. At dito sa pupuntahan natin guys, this is the school kung saan dahilan ng aking pagpunta sa Japan. Sila ang nagbigay ng visa sa akin, which is student visa. At sa eskwelahan din na ito, ay malapit lang ang Suiten Gumae at ang Hamacho. It's been a long time since nakapunta ako dito sa lugar na to. Almost 8 years na rin yata, hindi ko sila napuntahan. Tapos ito guys, ito yung Suiten Shrine. Pero hindi na tayo papasok dyan guys, dahil dediretso tayo sa eskwelahan namin. Kasama nga pala natin sa pagpunta sa school ko si Ate Jules. Ayan, magkikita kami today at ang sabi ko sa kanya is kung pwede, dito na lang kami magkita malapit sa eskwelahan namin. Si Ate Jules ay isa sa mga favorite person ko dito sa Japan. Kasama ko siya sa trabaho at ilang taon na rin kaming nagtatrabaho. Actually, para siyang nanay ko sa work. Through ups and down, kasama ko siya. Siya yung palagi nagpapayo sa akin at siya yung palagi kong kasama. Pag may mga problema ako sa work, siya yung palagi kong hinihingan ng advice. At every time na nakakausap ko siya, is gumagaan yung sitwasyon. Kasi yung sa work namin before is sobrang stressful talaga. So bali ayan na nga at maglalakad tayo papunta sa school. Medyo malayo siya ng kaunti, mga 10 minutes walk from the station kung saan ako galing. Pero may malapit din na station, mga 5 and 3 minutes kung magagaling kayo sa Hamacho Station. Naalala ko pa noon, estudyante ako dito. Naglalakad ako dito at nagbabasa ng kanji. Habang naglalakad, is tinatandaan ko kung anong kanji yung i-exam namin. Nag-enjoy kasi ako noon na mag-aral habang naglalakad dahil nga sa ganda na nakikita natin dito sa Japan. Tapos, ito na nga, malapit na tayo dun sa opisina ng school. 2 taon din ako nag-aral dito. At sila ang naging dahilan kung bakit nandito ako sa Japan hanggang ngayon. Bukod sa mama ko na siya ang nag-sponsor sa akin, ito rin ang naging way para magkaroon tayo ng maayos na record dito sa Japan. At ito na siya, ito yung opisina ng school. It's the International Institute of Japanese Language. At dahil meron akong kakilala na gusto mag-aral sa eskwelahan, kaya naman pumunta ako sa school at humingi ng bagong flyers para malaman natin yung procedure nila at mga requirements. Dahil it's almost 8 years ago na nag-aral ako dito, baka nagbago na rin yung kanilang requirements. But good thing is, same pa din. At yung tuition fee guys, hindi nagtaas. Kaya isa sila sa pinakamurang tuition fee ng student visa dito sa Tokyo. At alam niyo ang babaito ng mga teacher dito. Ayun guys, pagtapos namin mag-inquire sa school, pumunta naman kami ni Ate Jules dito sa Saizeriya, malapit lang din sa eskwelahan. Alam nyo ba ang Saizeriya ay isa sa pinakamurang restaurant dito sa Japan? Kaya naman, dito na muna kami kumain ni Ate Jules dahil masasarap din yung mapagkain nila. Tapos pag mag-order kayo guys, susulat nyo lang dyan yung code number ng bawat pagkain. So bali ayan, ito meron din silang kids menu. Tapos ayun guys, pagkatapos na mahaba-haba ang kwentuhan namin ni Ate Jules, is nag-decide na rin kaming umuwi dahil meron din siyang lakad later, may yoji siya or may dapat gawin later. At ako naman ay may pupuntahan din. At i-update ko kayo doon sa pupuntahan ko dahil ayun ay magiging work natin habang andito ako sa Japan. So ayun lang guys at thank you so much for always watching. Hope to see you again next time. Babu!